ano sir ang ano natin today? Today, well, meron tayong mga kaibigan dito from the mga seed breeders. And so I asked, although it's still early, normally kasi ang field day nila or open house is around first week of February. That's when all everything is in full bloom. In bloom. So nakisuyo tayo kung since nandito na naman tayo. Pero may mga blooms na kahit meron na yan, oo, kasi it's about 2 weeks to go. Normally meron na. And we're going to visit Aga Agro, who is a flower seed company in Thailand. One of the leading breeders, Marigold. Ito kasi Marigold. Sa atin hindi pinapansin, pero dito sa bigin. Sa industry talaga dito ang Marigold. Maraming breeders ng Marigold. And what they one of the leading. So it's a parang flower showcase Lahat ng varieties from all over ginagamit for landscaping, potland, business. Nakikita natin. And then, may garland kasi sila. May garland sila. What they do every year is itong open house is parang yung ginagawa natin noon na lahat ng varieties ng bulak tatanim nila in one occasion. So then you have, they invite all the suppliers, all the customers like us. And you know, to show, to see yung mga bagong varieties na pwede mong gamitin sa landscaping or sa potland business. Bakit sir? Ba't continuous dapat ang breeding? Ang, well, kasi ang unang-una, ang market nagbabago. So, ang preference sa bulaklak nagbabago rin. In terms of color, palette, mga ganun. Variety selection. And then, at the same time, ang pest and disease nagbabago din. Ang climate nagbabago din. So they have to continuously breed new variety to catch up with ano, yung pest and disease pressure. Parang COVID, no? Ang halaman, may COVID din eh. May mga virus din ang halaman. Itong mga virus nag-evolve very quickly as well. So it's a showcase of ano talaga every year. They try to improve paga, kumbaga. Variety inter. Kasi sa tulad nito, ito tawag natin dito Lysianthus, no. So, ito is double flower. Yung original nito kasi single petal lang eh. So, ngayon they're developing more and more multiple flower with bigger and bigger ano, bloom set. This is actually called paper rose. Ito yung paper rose, Lysianthus. Ano? Ano yan eh? Sikat yan sa flower arrangement. Exactly. So they want more showy colors, more showy, you know. So and then year in and year out, they try to improve. And then, as you know, climate change. So, ang ibang traditional growing area, nagbabago ng klima. Sometimes, it's becoming hotter and hotter. So they have to develop varieties na good for hotter and hotter climate. So parang mga ganun. Hindi ko sir nag-try mag-produce ng cut flowers? I did. I actually have, well, sunflower, we have it. And then, yung gerbera nga. Gerbera. Yung, ano, sinubukan namin, kaya pala. Mahal yun. Mahal. Sa Dangwa, di ba, Sophia? Yeah. Mahal so, yung gerbera. That is a potential one. And then, what I do is, meron kasi mga bagong may potential na cut flower na hindi pa kilala sa Pilipinas. So, sinusubukan namin ipakilala. Especially yung mga tinatawag nilang fillers. Normally kasi sa cut flower industry, ang main, parang mass market, yung pinaka, anong tawag mo doon? Staple, ayun. Ang staple natin, chrysanthemum and roses. Yun talaga. So yun talaga, in all flower arrangement, laging meron, di mo na. So, but aside from those, meron tayong tinatawag na fillers eh. Yung maliliit. Yung maliliit na pang fill. Pang fill lang. Diba? Yung mga baby aster, ganun. So, but meron pang mga ibang ganun na hindi pa kilala sa Pilipinas, which we wanted to grow. And, na pwede yung i-grow. I-grow and i-introduce sa grower. Especially, yung ibang fillers kasi pwede sa init eh. Generally kasi ang cut flower natin, gandun lang sa madamig, sa bengkel, sa barrio, sa bukidnon. However, may ibang fillers na pwede i-grow na kayang-kaya sa init. Pero hindi pa nga lang nakikilala ng mga Filipino growers. Ng Filipino. So, malamang makakakita tayo mamaya ng mga yan. Makanan. Nandyan lahat yan sa field. So, babawi tayo ngayon. more educational. Yes, yes, oo.
ang kaganda lang kasi sa kanila talagang lahat ng variety in one open day. So, hundred, I think you will see hundreds of varieties of different kinds of flowers today. Grabe. And then most possibly, they will walk us through yung sa greenhouses nila. Ano? And I think we can always ask what they do as a breeder. Professional breeder itong mga ito eh. Ito wala sa atin. Sa Pilipinas, walang ganyan eh. But ikaw, sir, ayaw mo? Eh, well, you need to, kasi ano ito eh, takes time, okay? Sometimes 10 years, sometimes 15 years before you can come up. Ang Institute of Plant Breeding, meron naman silang program, pero napakalit. Kasi ano tayo eh, ang budget natin for ornamental, medyo maliit lang. As a private, ano, we're trying. What we're doing at the moment is we're collecting genetics. So yung assortment ng mga yan, mga varieties na ginugrow namin, pag nakakita kami na, uy, maganda to ah. Kaya yung kunukwento mo na weeds lang, pero... Oh, yung mga ganun. Tulad nun, yung zinnia. Yung zinnia na one, ang bilis-bilis tumubo. Ang tawag namin doon, high efficiency plant. Meaning, hindi mo kailangan patabaan. It's natural environment. Dami na ng dami. Bulaklak lang ng bulaklak. Ngayon, we found a hybrid senior na ang bulaklak, sinlaki ng gerbera. Okay. Tapos pero senior? Senior. Pero multiple layer yung petal. Hindi ko alam kung nandito yung picture. Tapos very showy. Ang sa Philippines lang? Hindi. Galing sa Philippines. Sa ibang... So, ang problema, sakit eh. Hindi kaya ang tropical disease. Patay lahat. So, kaya ginagawa namin, ginugrow pa namin sa soilless para lang makaproduce. So, however, they intercross it. So, ang ginawa namin last year, pinag-plant namin sila ng sabay. Tapos, maraming nagproduce ng ano? They're intercrossing. And then, we're getting the seeds now. So, tapos, observe namin kung merong, ang tawag doon eh, segregation. So, magpo-pollinate sila, mag-crossing. And then, tingnan namin kung anong magiging kalalabasan. And then from those trait, pipili kami ng magandang trait na pwede. Kasi what we're actually doing is parang open pollination yun. For the meantime, just to see if there will be, observation. If may, halimbawa, nag-pollinate yung hybrid doon sa indigenous variety natin, pag nag-cross pa natin sunod ng, second generation, itatanim namin lang. Actually, tinanim namin yun. Tinitingnan namin kung may mabubuhay. Uh-huh. At saka, kung mabubuhay siya, at saka maganda yung bulak. So, okay. This is the, yun lagi ang first step naman ng plant breeder. You know, collection of genetics and combination or recombination of traits. Parang gano'n. And then that may be a start, but it would take years. Ilang generations ba yun, sir? Normally, to get what we call an elite generation, yung talagang 100% uniform na inbred line, sometimes takes about, in our experience, 12 to 15 generations. Well, kung 3 months lang naman yan, times 15. Let's see if I have the flower. So that's what we wanted to do. Kumbaga, at the start, sa ngayon, parang hobby breeding muna. Parang ganun. collect and then see if we can develop something. So it takes time for breeders eh. Kaya it takes a lot of effort to do that. Yung investment mo sa breeding, facility, ang mga malayo na narating nila. It may take a while. Although ngayon, I'm collecting 3. Zinnia, and then Vinca, and Petunia. So these 3, I'm trying to see if I can do something. Sayang, walang program ang government natin. So ito sinasabi ko, look at how showy it is. Mm-hmm. Laki, di ba? Mm-hmm. Look at that beautiful multi-petal na. Tapos ang lalaki, yan. So these are the hybrids na sinasabi. Yan siya. So pwede yung hybrid i-cross mo sa... If they are the same species, they can intercross. If they are the yellow, ganda oh. And then the red ones. Sa farm nila ngayon, sir? Oo. Nung una namin tinanim namin sa lupa. And then nakita namin, patay lahat. Natunaw sa sakit. Mm. Sabi ko, oops. Kaya ngayon, nilagay namin sa paso na may soilless cocopeat actually. Mm-hmm. Cocopeat, ayan. Kita mo itong kulay na ito. Oh, my goodness. Oh, grabe. Ganda oh. Laki, tsaka si laki ng kamay ko.
So ngayon, what we are trying to do, if you look at it, ang wild natin, nandito, ang wild species natin, ang liliit, ayan o, oh, ito yung wild. Yan, yan, yung red na yan, diba? Ang liliit eh, ganito lang kaliliit na single petal. Ayan o, oh. So that's them, yan, yan, yan. Uh-huh. And then pale ang color, hindi masyadong vibrant. So if we can successfully combine the genetics of both, you know, line, then hopefully in the future we may be able to come up with a good cut flower. Cut flower ang target namin dito eh. Wala kasing cut flower scene sa Pilipinas. Wala. So ang target namin talaga makadevelop. Well, pangarap ano. It's just again, it's a hobby for the meantime. Hindi namin iniisip yung future plants pa. Mm-hmm. Pero collect and collect lang muna. Ganun naman ang start itong mga breeding company. Normally, hobbies muna sila. Pero with technology kasi, with biotechnology, layo na lang narating rin. Mabilis na yung cycle ng development. Pero pwede kang humabol, sir. Kaya mong habulin. If I will, una-una, if I have plans to do it. Kasi require yung alato pa facility to do it. Pangalawa, manpower. And kasi kailangan dyan focus eh. Hmm. Kasi you'll start the trade. You have to keep track of the trade and record it in this performance. So medyo matrabaho yun. Pero yung potential niya as a business? As a business for Philippines, maliit. Maliit pa. Pero as a business for export market, meron yung potential. Kasi if you can develop a variety, you can sell naman all over it. Ah, especially in the tropical area. Sila rin. Yung mga taga-Thailand, pwedeng mag-import din sila sa'yo. Oo, pwede ka doon. Pwede balik ka rin. In fact, na napakita ko nga dito sa kaibigan natin, 2 years ago, meron tayong wild cosmos. Yung yellow and orange, diba? Very common yan. May nakita ako na beauty, isang halaman. Peach siya, tapos turning yellow. Nag-change yung color, parang chimera ba yun? Sabi ko, okay to ah. Tapos, multiple petal. Kasi single petal lang yung cosmos. Pinarami namin ngayon. Tapos nakita, sabi, wow, when you don't have that kind of variety of color, kasi peach ang color. Started from one plant. So ngayon, yun ang tinatanim namin, pinaparami namin as a landscape view. So, sabi, that's something unique. So that's an OP. So sometimes, yung variety development happens by accident or by mutation. Maybe it was triggered by something, environment or... Pero yung nag-mutate na yun, sir, pag nanganak siya, the same itsura ng mutate na yun? We've been growing it, I think, more than 8 cycles na eh. It's the same thing. The same. Mm-hmm. So that means it is a stable, open-pollinated variety na. Hindi man siya hybrid, but kasi self-seeding sila eh. Mm-hmm. It's an open-pollinated, ano. Kumbaga, actually, if you really want, you can consider it as a new variety na eh. So yung mga ganong klase. Sayang, wala tayong ganyang program sa Pilipinas. Hindi nakapokus sa kanya. Yun, ayun siya. Yan. So nag-yellow siya. Pag bata, ganyan ang kulay. Pag medyo tumatanda na, nag-peach. So nag-ano siya. Di ba? And then multiple petals siya. So this is the same plant. So you have two-tone color in the same plant. It's a mutation that I got from the wild orange and yellow cosmos. Nakita ko lang sa kapitbahay. Sabi ko, wow, ang ganda! So yun ang pinaparami namin. Parang lantana, nagbabago kulay, nagmamature yung flower. Correct. Parang ganun. And then they respond sa light. Pag cloud cover, normally puro dilaw yan. Oo, parang ganun. Pag low light. Tapos nag-i-intensify yung kulay pag ano, pag maaral. And when they mature. Ito yung kagandahan ng agriculture na hindi pa na-appreciate na iba kasi akala nila ang agriculture or farming bungkal ng lupa, puro hard work tanim. Ang hindi nila na-realize ang daming science behind it. Ang daming creativity behind it to make it happen. Tapos per ano yan, per species. So yan, research. You can do everything at once kasi napakatrabaho. Very meticulous naman.
Kasi ang science ito, you have to study their genetics. What genes contribute to what color. Diba? Or flower size. Or resistance to disease. Yun, talaga you need some breeders to do it. Otherwise, ang hirap maka-produce ng pure line. Kumbaga, kung a professional breeder can do it, let's say, 7-8 cycle, pag mali ang iyong, tawag dito, calculation sa probability, parang ganun, o yung combination ng mga genes, then it may take you longer, maybe twice as long. So yun dun sa 8 cycle, posibleng magkamali ka sa isa doon. Oh, yeah. Pag nagkamali ka, iba na yung lalabas. Oo. May ano, step-by-step process din breeding. Kaya di ba, remember, maraming tao, oy, pwede ko bang butuhin yan? Mm. Yung mga hybrid, di ba? So, oh, yung ganda ng bunga, pwede ko bang butuhin yan? That's why some companies does not recommend it. Kasi, pag nag-self yun, kasi pure line yun eh, and maraming genes ang contribute. Pag binuto mo yun, nagsisegregate, lumalabas yung, kasi di ba, mother and father yun. May parent line ka na, male line, may female line. When you combine them, you produce a hybrid, yung universe ng buto, o ng laklak. However, pag sinelping mo yon, parang inasawa mo yung kapatid mo. Ang kapatid niya. So then, inbreeding siya. Inbreeding. So, pag nag-inbreeding ka, maraming mga segregation na lumalabas. Yung both traits ng male parent at female parent, lumalabas lahat. So, hindi mo expect na ganun pa rin ang makukuha mo result sa inbreeding. Pero sir, ba't ano, yung OPB, eh di ba, kumukuha na mo ng sarili niyang buto, bakit hindi nangyayari yung gano'n, yung inbreeding? Kasi ang OPB is not one single genetic line. It is actually a population of similar traits. Population similar. Halimbawa, hindi mo siya purify, kumbaga, kagaya ng hybrid. Hindi siya pure homogeneous gene, o genetics. It's actually a heterogeneous population, but exhibiting similar traits, pare-pareho ng itsura. Eh, kaya mukha siyang uniform din minsan. Kasi, ano siya eh, a collection of population of plants. Para mo mabesi describe. Halimbawa, yung ating mga tribe people, magkakamukha sila. O, mga Pinoy na lang. O, in larger context, itong Southeast Asia, tayo, kamukha natin ang mga Malay, diba? Indonesia. Kasi we have similar traits eh, but we belong to different places then. So that's one example. So hindi talaga siya one single plant. It's not coming from a single plant. Kumbaga pare-pareho lang sila ng itsura. Magkakamukha lang. Yun ang open point. Kaya pag nireproduce mo sila, ang labas nila, halos parang ganun din, similar traits din. Although may percentage pala, hindi lang kasi nakikita ng mga tao. Kami sa mga breeder, nakikita nila yung mga off-type, yung mga segregant, o yung mga nagdi-deviate doon sa regular trait na nakikita nila. Minsan, very subtle yun. Halimbawa, medyo may purple vein lang yung isa, pero ang population mo talaga, green stem. Pero yung ibang population, kamukha din, pero may purple lang konti na vein. Parang ganun. So yun ang OP. Ayun, pwede mo i-reproduce kasi every cycle naman, halos ang kanilang ano, pare-pareho ng physical traits. Parang ganun. Dami na natututunan pag sa Sir Michael. Ito kasi may explain minsan sa mga farmer. Kasi gusto lang eh, para makatipid. Bubutuhin. Ba't hindi nila alam, they are spending more. Kasi yung yield loss mo, pag nang F2 ka, mas malaki kasi dun sa cost ng buto, parang ganun. Pero sir, yung most of the rational, pero binibenta para bibili ako ng bibili. Well, that's the business of the seed and breeders. They have to fund the future development. If you don't fund their business, then how can they improve the line? Sa palay, ganun din, di ba? So that's why you have hybrid also. And they have to remember, it costs a lot of money to develop. Hindi po mura. Parang ganun. However, meron naman silang choice eh. They stick with OP. Diba? So, para kung sila. Yun nga lang, ang yield difference, kasi hindi siya as improved in terms of hybrid seed compared to OP. Minsan malayo ang profitability.
Yun ang ano doon. Walang magkutas. Yan. May comment sa akin na ano, sa lahat doon ng naging resource person ko, ikaw yung pinakamagaling. No. Pero, depende na comment na gano'n. So, ang advantage ko kasi pinag-aralan natin eh, yun ang ating sarili. Kaya sa amin, mas mabilis yung explain. Fourth day? So, fourth day na tayo. At dito pa rin tayo sa Chiang Mai. At ngayon ay mag-start tayo mag-tour sa mga breeding farms na mga annual flowers. At iba rin yung mga kagrupo natin ngayon. Puro mga breeders at mga nasa seed company at mga traders ng mga flowers. Ayan. Hello po. Apa-apa. Malinis na yung kali. Tapos na yung ano. Very famous agribusiness YouTuber in Philippines. Oh, really? Almost 1 million subscribers. Really? Oh, you should follow him. Okay. Yeah. So, yes. Okay, so I think it's getting hot, right? So we start at the field first. Okay. And then okay. After that, you go to the greenhouse and then go to see how to sow the technique and also cut flowers. And also today, we have to... before that, let me introduce the team. Yeah. Come on. All boys. The team, we have two group. One is the international team, it's Goff and me, right? Then is Sairana. Pan-American team. Yeah. And Nat is international. Okay, and the last is domestic and also they are doing the farm. Mr. Dome, he is like a management of farm about the growings here, except marigold. This guy is a marigold guy. Marigold. Mm. Mr. Jack and Mr. Art, okay, we work together in terms of marigold. And this is the international team, Mr. Nat and Mr. Jay. Okay, so shall we go? Ito ang demo farming na sa panay ano for dito mo makikita lahat ng klase ng flower seed na makikita mo sa lahat ng mga companies and countries. So, ito yung full collection nila. So ito ay also breeding farm at saka production farm. Dito sila nagpapabreed ng mga makabagong bini ng mga bulaklak. Maswerte kami sir kasi hindi basta-basta mga pasok dito. Yes, by invitation. Makakisuyo tayo kung pwede tayo pumasyal to talang dito na tayo sa Thailand. At napakabait naman ng aga-ago at tinawagan tayo na makita yung kanila ng demo farm. Although hindi pa talaga sila ready kasi first week pa ng February talaga ang mga open days nila tinatawag. Pag sinabing open days, yung mga potential clients nila yung papapasokin yes, nila. Oo, normally international client ito. Isa lang tayo sa mga kliyente na i-internet. But ang market nila kasi all over Southeast Asia. And then sa Amerika at saka sa Europa. Wow. Yun ang kanilang mga market. Ang main specialty talaga nila sa kanilang program is yung marigold breeding. Marigold. And at the same time, distributor din silang yung ibang seed companies sa iba't ibang parte ng mundo. So dito makikita natin ang proseso, how they parang breed. And then yung showcase ng mga varieties, meron silang open field demonstration, merong cut flower, and then meron ding greenhouse potted plants. So, napakakulay ng kanilang field. Although medyo maaga pa, at least meron na namang bloom. Na nakikita. Ayan, si Sir Mike po ulit ng Bukid Amara. Ang authority ng horticulture sa Philippines.
Yeah. Kasi ito gusto natin ipakilala sa Pilipinas, wala pa kasi masyado. Wala pa. Kulang pa tayo sa collection. At nakakamangha, mamamangha kayo sa mga pita. Dito sa kanilang flower farm. Baka ito yung mga landscape concept nila, mapansin nyo, medyo meticuloso ang pagkaka-landscape. Ganda. Saka yung tinatawag nilang specialty ng mga conceptual plants. Mm-hmm. Sana makarating sa Pilipinas, yun naman ang kaya naman tayo nandito. Para tingnan natin kung pwede natin dalhin. Ganda ng landscape niya, hindi ba doon yun? Ako, mamamangha sila sa kulay. Ayun ang malapit na yung kulay. Ay, grabe. Na-excite na ako makita yung kulay nila. Ang advantage lang nila kasi din, yung panahon. Kasi ng bagyo dito eh. And then medyo malamig. Ano, parang, yeah, parang bagyo. But then again, mainit. Ano, yung illumination ng araw ang importante sa buhay. Kasi pag masyadong maulan ng cloud, nagdadahon lang. Hindi mamumulak lang. Hindi mamumulak. So yung low humidity is a factor, pati yung temperature. So, well manicured ang kanilang landscape na makikita. Grabe. Ayan, di ba? Nakakatindig balahibo ang kulay na kanilang mga bulaklak. Grabe. Pangarap natin ito magkaroon sa Pilipinas. Ano magawa natin at madala natin. Ayan, so Sir Emmy na. Umpisa nun ni Sir Emmy ito. Sir. We have to find the right property. With the right illumination and sunlight. Uh-oh. Wow, we can do it in the Philippines. Kaya ba sa Tagaytay area? Yes. Silang yeah, area. Silang, we can do it. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.